High point CF380 with compensator and shooting steel case ammo. Okay. Let's see. Ears. Here we go. Next, High Point CF380 with compensator, shooting Monarch steel cased ammo. High Point CF380 with compensator and shooting steel cased ammo. Okay, let's see. Ears. Here we go. Hi guys. So High Point CF380, yan, clear yan ah. Lilinawin ko lang, no. Yung last time nag-shoot kami ng Smith & Wesson 380 Easy, no, nagja-jam siya sa steel case ammo. Steel case kasi gamit namin kasi mahal ang 380, mahal ang bala eh. So madami akong steel case. Sabi ko, might as well use it. Ang problema, ayaw siyang gumana sa Smith & Wesson 380 Easy. Okay? Ganun talaga eh. May mga baril na ano, kaya gumamit ng steel case ammo. May mga baril na ayaw sa steel case. Ganun talaga. Kasi, unang-una, yung expansion and contraction ng steel case. Alam niyo ba yon? Pag pumutok yan, mag-expand. Yung brass, bumabalik sa original shape niya. Yung steel case, pag pumutok, ganyan na, ayaw bumalik, kaya na-stuck yan sa ano, sa chamber. It doesn't mean na bulok yung Smith & Wesson, it's just that masikip yung tolerance niya eh. Okay? Ano ibig sabihin noon? Yeah, kaya eto maluwag ang tolerance ito. Kaya nito mag-run ano, parang AK. AK maluwag ang tolerance. Yung mga AR-15s naman, masikip ng tolerance. So yun yung reason kaya yung AK, sabi nga, it will eat anything, kakainin nun, gustong-gusto nga ng AK yung mga steel case eh. Kasi nga, maluwag yung tolerance niya. Anyway, so, ito yung High Point CF380 ko. Wala akong 9mm, hinihintay ko lumabas yung bago nilang 9mm. Hopefully soon, lumabas na. Pero ito, this is a soft shooting gun. Maski mga newbies, mga babae, no, gustong-gusto nila iputok to. Bakit? Kasi halos walang recoil. Sarap ipotok talaga. That's it guys. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. And, nakita na ba kayo ganito?
Minsan bihira lumabas ng may compensator eh. Thanks for watching, guys.